So, nandito na ako sa loob ng economy. So, ayan. So, ito yung view dito. So, lalabas muna ako. So, nandito yung mga gamit ko. Ayan. Nandito yung view dito. So, aakit tayo at titingnan natin ang view kasi walang view dito. So, doon sa taas. Diyan na lang muna mga gamit. Lama to! So, ayan. Hello! Shout out! Washout. Taga saan? Dagatan eh. Hindi, anong Bulacan ho? Okay. At taga rito rin sa Cagayan. Yung totoo. Sa Cagayan. Cagayan Valley. Okay. Doon sa mga lumad sa may bukid noon sila. So ito, akit tayo dito. Meron ba pala dito? Okay, may nauna na sa aming nag-stopover dito sa Cagayan de Oro. So, tingnan nyo kung gaano kadami dito sa economy. Okay, may pa-TV pala sila dito. Mayroon pa ditong TV dito sa taas may TV, doon sa baba, sa economy, kung saan ako nagstay, walang TV. So, ayan. Dito. And may pa-OOTD sila dito. Order yung CR doon sa baba. So, dito pa sa taas ang CR. So, ayun. Ito yung view dito. May TV sila dito. Meron dito fire exit, so ahan tayo para makita natin yung view dito. So ayan.
So ayun, so ay naaakyat ako sa taas. Ayan. So, akit ako sa taas. Oh, meron din pa na dito nga VIP na mga higaan, pero meron pa rin kasama sa loob. May nag-milk tea na dito. Ganito yung speedboat na sinakyan ng doon sa ilog na mga bata na naka-survive sa Saltillo line, and ganito siya. And ang nangyari nung time na naka-survive sila, hinanting sila at isa-isa silang pinatay doon mismo sa ilog. And nung time na yon, lagi akong nagba-browser about doon kasi yung lola ko lagi siyang meron raw mga bata na nangangaswang, and hindi sila nangangaswang, dinala sila sa Sambuanga, Basilan, and bago sila hinedcut, kinuhanan sila ng mga species men na sperm. So yung mga tao, ang mga batang yun ay sinacrifice sa island na hindi ina-allowed ng Sambuanga City na puntahan ng mga tao. So ito yung ginamit nila na parang hinagis nila sa dagat para makasurvive kasi parang merong gulo na nangyayari sa barko. And meron isang US Navy SEAL na teenager na sabi nilang sinaktan or nalagay sa freezer. Meron silang nilagay na ano, tapos nag-browser lahat ng mga estudyante, who's that guy, and siguro yun yung bata na nangangaswang sa barko na lagi-laging nangangaswang, and parang nagpa-prank siya ganyan kasi ang nangyari, hinagis siya ng mami niya sa dagat nung time na nagsabi yung tatay niya na makikipaghiwalay na sa nanay niya, and then hindi niya matanggap kasi yung babae yung marami mga utang ganyan-ganyan. So inagis niya yung baby niya. So yung baby pala, dahil marunong lumangoy, ang ginawa niya, bumalik siya sa barko, and then merong lubid, doon siya nakatali, and parang dito siya naglalakad, and merong security guard. Parang yung security guard yung nagtago sa bata at hindi niya sinabi kung sino ang mga magulang niya hanggang lumaki na siya sa barko na ganitong shipping na barko. So napagkaalaman nila na ang bata pala ay Chinese, na galing pa siya ng China. So yun, yung story na yun about dun sa bata na yun, ganun yung nangyari sa amin. Kaya kami nagkaroon na parang nabingi kami kasi hindi kami nagis, nag-jump kami sa dagat talaga. Dahil yun yung time na parang tinotortured yung mga mommy and daddy namin sa Cotabato City. So kami twins na magkakapatid, tindray namin
tumalon sa dagat eh nakaya nila kaming habulin kasi gumamit sila ng marine na na yung sa Germany nga na nakikita lahat, and then inilawan nila kami sa ilalim ng dagat. So ayun, and kaya kung kayo ang target ng mga bata, kahit saan kayo magtago, hanapin nila kayo. So meron silang ilaw sa ilalim ng dagat, and yung dalawa na kapatid ko, magaling sila lumangoy, but ako, may hika ako. Then parang gumaganon na, and parang gumaganon-ganon na. So, ang ano naman doon, kailangan mang mouth-to-mouth resistance. So, nung mag-mouth-to-mouth resistance, na ganun kami, and nagalit yung kapatid na panganay na bawal mag-mouth-to-mouth resistance, and nadidinig kami nung frequency ng marine na Germany sa ilalim, na sabi nilang submarine na ilalim. So nadidinig kaming nag-uusap, and merong tumatawa doon kasi na merong nagma-mouth-to-mouth resistance, and so yun ang story. So ito yung view dito. So ayun, bababain na ako, and ang dami na rin umakit. Ayan, so baba muna ako, and tingnan natin anong mangyayari sa atin dito ng 2 days. So yun yung story about sa mga barko. So ayun lang, gusto ko lang i-share, friends.